What's up mga kamital? Kamusta-musta po kayong lahat dyan? Sana nasa mabuting kalagayan pa rin kayo dyan. Andito na naman muli ang inyong lingkod, si Bamski Vlog, upang magbabahagi na naman sa inyo ng dagdag kalaman, dagdag idea. Ito'y patungkol kung paano mag-fit up ng ating weldulet. So kung ikaw ay isang pipefitter o isang fabricator, siguro naman ay pamilyar mo na itong weldulet, socolet at saka credulet. Ito'y isang outlet natin na nilalagay natin sa pipe para paglagyan ng kung ano-anong mga connection or bend ng ating pipe. So magkakabit tayo niyan ngayon. May nagre-request sa akin ito kung paano mag-fit up ng weldulet. So sa video na ito mag-fit up tayo ng gagamitin natin ang credulet kasi timing meron tayong trabaho ngayon. Magkakabit tayo ng credulet sa ginawa kong pipe na plants to plants. So sa nag-request sa video na ito, para sa iyo ito, Kamital. Hindi ko lang natandaan yung pangalan. Pero nililista ko yung mga request niyo, mga Kamital. May free time tayo. Ginagawa natin yung mga request ninyo. So kung ikaw naman ay isang baguhan pa lang na pipe fitter or isang baguhan pa lang na pipe fabricator at wala ka pang idea kung paano mag-fit up ng ating mga weldulet, panoorin mo lang ang video na ito, mga Kamital. At siguradong magkaroon kayo ng idea kung paano mag-fit up ng ating weldulet or socolet, credulet. So bago tayo mag-start, mga Kamital, kung bago pa lang kayo dito sa aking YouTube channel at hindi pa kayo nakapag-subscribe, i-subscribe nyo na yan at i-click nyo na rin yung ating notification bell para updated kayo lagi sa aking mga bagong videos na upload. So tara mga Kamital, let's go! So yun na mga Kamital, yung ating ikakabit na credulet. So actually maraming klase yung ating ulit, yung ating weldulet, credulet, socolet. So maraming klase yung ating ulit na ikakabit. So sa ngayon, ang ikakabit natin yung ang ating credulet type. So simula rito sa ating plants dito sa ibabaw ng kanyang rear space hanggang dito sa 450. So dito tayo magbubutas center ng kanyang credulet. Before tayo magbubutas, mga Kamital, kailangan muna nating i-level itong kanyang butas. Yan. Kailangan levelado yung butas natin magkabilaan doon sa kabilang plants at saka dito. Kukuha na natin ang center dito sa kanyang pipe bago tayo magbubutas. So, kata tayo ng 450 mm, saka natin bubutasan. So, before tayo magbubutas, linisan muna natin at i-curve muna natin dito na maglalapat yung kanyang ulit dito sa ating pipe. So kung napapansin nyo dyan, medyo mayroon siyang gap dito. So mag-grind tayo kunti doon sa gilid niya para lapat na lapat at balance yung kanyang gap. So ang gagawin natin, maglalagay muna tayo ng curve niya dito. Laliman natin kunti para maglalapat doon sa kanyang pipe. So tingnan nyo, mayroon siyang kunting gap doon. So yan, konti lang naman para maganda yung ating pag-fit up. So sa ating pag-fit up ng ating plants to plants, meron na akong video nito. Yan. So kaya hindi ko na siya kinuhanan ng ating video. So napakadali lang naman yung ating pag-fit up ng ating plants to plants pipe. Kuhanan nyo lang ng label itong ating butas dito. So kailangan yung ating butas dito, yung dalawa. Yan, magka-label yan. At saka yung ating pipe, kailangan label din. At saka doon sa kabila ng ating plants ay label din. So kailangan labelado lahat. Yan, bago tayo mag-tatacking ng ating plants. So kailangan double check natin. Kailangan labelado lahat bago natin ipo-full weld. So ngayon, ito ay request ng ating isang masugid na taga-subaybay kung paano mag-install ng ating credulet. Yan. So kailangan linisan din natin yan bago bubutasan. So let's go at atin muna itong lilinisan. So ayan na mga Kamital, yung ating credulet.
lalagyan natin siya kunti ng corb dyan. Kaunti lang naman igagrind natin dyan at kailangan natin kuhanan din ng center para balance yung ating pagkuha ng ating corb dyan. Dito tayo mag-grind at saka dyan. Ayan. Lagyan nyo lang ng center para meron kayong reference. Hindi kayo lalagpas. Balance yung kanyang corb dyan. So lagyan natin ng corb at linisan natin yan. So ayan, malinis na mga kamital at nalinisan ko na yung gilid nya at i-try natin kung okay na yung kanyang corb. So ganyan na yung forma nya. So ilalapat natin, okay na yung kanyang pagka-fittings, pagka-fit up. So ganyan na yan, tapos lagyan natin ng markings para sa kanyang butas. So ayan. Okay na yung lapat ng kanyang ridulet. Okay na yung lapat niya. So ngayon, sa pagkukuha ng butas, mamarkahan natin doon sa ilalim. Sa ilalim tayo kukuha ng marka. So kailangan muna natin na i-label itong ating ridulet. So sa pagkukuha natin ng ating center dito sa ating pipe, mga kamital, kailangan naka-fix na itong ating mga plus dyan. Naka-label na lahat. So kukuhanin natin yung center ng ating pipe. Yung ating outside diameter nitong ating 6 inch pipe is 168.3. So i-half OD lang natin, 84.15. So magsukat tayo dito ng simula rito. Diyan sa eskwala na yan. Sa eskwala na yan, 84.15. Yan, saktong nasa gitna yan. So ngayon guys, nagsukat ako ng simula rito sa ating eskwala dito sa loob hanggang dito is 84.15. Yan na yung half radius ng ating 6 inch pipe na 168.3. Yan, half OD. So ngayon guys, nilagyan na natin ng marking yung ating para sa ating tridulet. Yan, kinuha na natin ang ating center. So sa pagkuha ng center, ayan, kailangan yung magmarka kayo ng half OD ng ating pipe. Ayan. So ang half OD nito is 84.15. So ayan, i-level nyo yan sa taas, tapos markahan nyo dyan, tapos lagyan nyo ng linya para makuha ninyo ang center ng inyong pipe. Katapos itong circle na ito ay doon sa ating, doon mismo sa ating center ng ating tridulet. Ayan, markahan nyo doon sa ilalim. Saka bubutasan natin yan. Ang ibubutas natin yan is yung ating cutting torques. So butasan natin yan. So ganyan na mga kamital, at nabutasan na natin yung ating tridulet. So yan ang ganyang gap. Nalagyan na natin yung kanyang gap. Ayan, minimum of 3 mm yung ating gap. So ayan. So dapat ito ay i-label nyo bago nyo i-tacking, at saka yung doon sa ating pa-cross, yan, label din yan. So ganyan lang yung ating pagkabit ng ating mga wheeldulet or ulets, tridulets. Yan. So yung mga outlet natin. So yan, papakita ko sa inyo mamaya pagkatapos ng welding yan. Kasi ako lang ang nagkuha kasi ng camera, walang ibang hawak. So wewildingin natin yan at ipakita ko sa inyo pagkatapos. So ganyan na yung setup nya. Yan, lagyan nyo ng welding gap, magkuha kayo ng rod na 3 mm. Yan, ilagay nyo dyan para meron kayong gap na 3 mm. So 3 to 4 mm pwede dyan ilagay ang gap na yan. So wewildingin natin yan. Oh, okay.
lang ang pagpipit up ng ating 3-dulet mga kamital. So hindi ko na masyadong nakuhanan ng video sa pag-welding kasi ako lang isa magkuha ng video. Nung pagkatapos ko ng i-welding, saka po siya na videohan. Pero pinakita ko naman sa inyo kung paano ang pag-pipit up ng ating 3-dulet. So kung magpipit up kayo ng 3-dulet or weld-dulet man yan, so ganun pa rin yung process natin sa ating pag-pipit up. So kailangan natin ng gap at saka linisan natin yung ating paglalagyan ng ating mga outlet. So sana mayroon kayong natutunan sa video na ito at sana may apply ninyo sa inyong mga trabaho. At kung sa tingin nyo naman ay nakatulong sa inyo ang video na ito, ang hiling ko lang sa inyo ay isang like lang dyan at isang share para makatulong naman doon sa iba na naghahanap din ng idea kung paano ito gawin. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay isubscribe nyo na yan at i-click yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa ating mga bagong videos na i-upload. See you in my next video. Mabuhay po kayong lahat. Thank you and God bless. So bye-bye.